Okay. Okay, maganda nga po, sa inyong lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa Wow Action Balita. No? Maganda nga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig at nanonood ngayon sa programang Wow Action Balita, magandang hapon sa inyong lahat. Ano? At syempre, maya po ay tatalakayin po natin yung mga issue po, lalo po sa politika. No? At yung iba't ibang mga pangyayari na ating mga nakikita at yung mga nakapwesto ngayon sa ating pamahalaan. Gaya po ng sinasabi po natin, unahin po natin yung pagkakaupo po ng nasabing NCRPO chief ano, na si General Joel Pagdilaw. Sapagkat ito nga po ay sinasaluduhan natin doon sa kanyang kampanya laban po sa droga, no? Diyan sa Quezon City. Talaga naman pong bulto-bulto, no? Ang kanyang mga na-recover dyan at saka yung mga nahuli po na mga malalaking isda, no? Dito ay makikita mo po yung pagkakaroon ng kanyang sinsirong kampanya laban po sa iba't ibang kriminal, no? At dito naman ay bago pa siya maupo, umugong po ang dalawang pangalan, no? Pero tayo ang naging masigasig doon sa ating Facebook, no? Sa Twitter na ating pong ilinagay agad doon na ang nasabing gusto po ng programang ito at napili po natin na maupo sa kanyang pagka-NCRPO ay si Director Joel Pagdilaw, no? Sapagkat dito nakita po ng inyong lingkod eh, no, yung kampanya po niya at talagang tuloy-tuloy na kampanya, kaya humanga po tayo sa kanya. At ang pinanalangin po natin ay yung siya ang maupo sa NCRPO, no? At ngayon siya ang NCRPO chief, gaya po ng inilagay po natin doon sa ating Facebook, no? Mayroon pong hulihan na nangyari, no? Diyan po sa Pasig, sa may floodway, may bunga. At dito, nagkaroon po ng hulihan, no? At mga alas 11 po ng hapon yon, ng umaga, at saka araw po ng Friday. Ha? At pagkakaalam po natin, di umano ay 15 o 7 tao ang nahuli doon, kasama po yung may-ari ng bahay, ha? Na si alias Ray, no? At itong alias Ray, ito di umano ang nagbibigay, no, ng proteksyon doon sa mga taong gumagamit ng drugs sa kanilang bahay, no? Ang pinagtataka po ng kanyang mga kapitbahay, no, diyan sa may floodway, may bunga, Pasig, ha? Yung mga nahuli po ng mga user ay nasa loob po ng piitan. Pero itong big time na siyang nagbebenta at nagpapagamit ng kanyang bahay para doon po sila gumamit at mag-drugs, no? Kompleto po di umano ang mga nakuha doon, mga paraphernalias, no? Pati po yung tatlong baril. Kaya po ina-attention po natin yung nasabing tanggapan po ng ating PNP chief at saka ng NCRPO. Sapagkat matindi po ang kampanya laban po sa droga. Sana po ay mapansin at mapaigting sa iba't ibang lugar, lalo po yung mga nagbibigay ng proteksyon ng mga opisyales ng ating PNP.
at saka yung mga gumagawa na ibinabangketa lamang yung kanilang mga huli, kumita lamang ng salapi kahit na ito ay bawal. Bawal sa batas, bawal sa mata ng taong bayan, sapagkat ito po, itong drugs po na to ay talaga naman pong napakarami. Napakarami pong pinapahirapan ng mga tao, hindi lamang po mayaman, hindi lamang po artista, hindi ka man artista o mahirap ka man, ay pinahihirapan po kapag ka nakagamit po ng nasabing bawal na gamot. No? Nasaan po yung tatlong baril? Nasaan po yung nasabing nahuli po ninyo na mga drugs? At saka yung nasabing big time pusir dyan sa Floodway May Bunga. Yan po ay nagtatanong lamang po tayo. Ang balita po natin, ha? Di umano. Ha? Doon sa hindi po nakakaalam, ang pagkakaalam po nila ay PDEA. Sabi ko nga po eh, kapag ka ang PDEA ang nanghuli, mga naka-uniforme yan at napakarami. Dito raw, di umano, ang mga nanghuli lamang eh, naka-red na band. No? At ang sinasabing pagkakahuli nito ay napakarami po at panay na ka-civilian din. Sino ngayon ang ating i-attention na ating mga opisyal ng ating pamahalaan, bakit ganun na nagkakaroon po ng hulihan pero nawawala po yung mismong nagpapagamit at nagbebenta? O, di po ba? Kaya po tayo eh, sabi nga natin eh, ano ba naman yan? Ha? Eh wala na yatang matinong mga opisyal ng ating PNP, no? Na pwedeng lumaban maliban kay General Joel Pagdilaw. Oh, bakit? 'Di ba? Kaya nga sabi ko eh, lantaran po ng programang ito, ang panawagan po natin, tuloy-tuloy nyo na po, NCRPO Chief Joel Pagdilaw, yung inyong kampanya laban po sa droga. Oh. Hindi ba? Pati yung mga checkpoint sa iba't ibang lugar, ginagamit na rin po ito para kumita ng limpak-limpak na salapi yung mga nag-checkpoint sa buong lugar ng Pilipinas. No? Sa maniwala po kay Chinti, ano po ba ang dapat hinahanap ng isang nag-checkpoint? Hindi po ba kaya po nag-checkpoint? Ang hinahanap po natin ay mga kriminal. Hindi po yung mga lumalabag sa maliit na violation gaya po ng hindi pa napaparehistro ang kanyang motor. Diba? Expire lamang po. Pero may dokumento. Hindi po natin dapat yan ang pagtuunan natin ng pansin sapagkat yan ay traffic violation. Ang dapat mga hinahanap po ng ating mga kapulisan sa checkpoint, yung may baril, yung mga wanted, o yung mga notorious na mga kriminal na gumagala sa buong Pilipinas. Hindi po yun nasabing expire lang po yung motor o yung rehistro ng nasabing sasakyan, ito po yung iniipit bago kapag wala naman po silang panikit, natural. Yung nasabing mama, ha, may lisensya naman po, expire lamang po ang plaka. Pagkatapos, siyempre, yung kasunduan. Yan po ang laging nangyayari sa mga checkpoint. Kaya ang buong checkpoint sa buong Metro Manila dapat ipagbawal po yung mga pangangapkap doon sa mga nasabing mga nagdadaan. Bakit kakapkapan po ninyo? Hindi po sila mga kriminal.
ang kinakapkapan lang po kapag ka nagkaroon po ng barilan sa ibang lugar, pagkatapos dyan po dadaan para kayo ay makasiguro na hindi makakaalpas, tsaka lamang po kayo mangangapkap. Hindi po yung tuwing mag-checkpoint po kayo sa alanganin lugar, gabi pa at madilim, doon po kayo nag-checkpoint at dadalawang piraso pa. Lintik naman talaga, oh. Hindi pa kayo tamaan ng mga kidlat. Dapat napasama na po kayo doon sa Bagyo Yolanda para mabawasan na po ang ating mga mahilig, mangutong na mga pulis. Diba? Sana naman po yung mga nang ganyan mga gawain, kagaya po ng inyong lingkod, dumuan po tayo doon sa may floodway at may nangangapkap. Bumaba po tayo at nagtanong po tayo, no? Nasaan po ito si PO2? Alam mo, kasagot-sagot sa akin ni Sargento Tan, ha? Parang walang pinag-aralan, no? Parang hindi pulis, ha? Sabi ko, sir, pwede ba magtanong? Ito ha, para kay ECRPO chief ito. O sa kanyang hepe ng Pasig Police. Ito po ay para sa inyo. Nagtanong po ako at nagpakilala po ako. Alam mo, kasagot-sagot sa akin ni Sargento Tan ng Pasig na may bunga. Eh, confidential yan, sir, eh. At saka unang-una, hindi ko kayo kilala. Oh, nagpakilala na ako, na reporter ako, at sa media ako, pagkatapos sasabihin mo, confidential. Eh, hindi ko kayo, sir, kilala. Saan po ba kayong istasyon? Ganon, ganito. Alam mo, ibinalik ko lang yung tanong niya. Sabi ko, sir, pasensya ka na. Confidential din ang pangalan ko. Nung aabante na tayo, ha? Tumapat sa atin yung mobile. Sir, pasensya ka na, ha? Yun, ganun po ang nagiging ugali ng ating kapulisan. Mukhang dapat ibalik sila doon sa kanilang pag-aaral o pagsiseminar, ha? Para i-approach at turuan sila ng magandang asal o ugali. Mabuti pa yung bata, eh. Makikita po natin na talagang yung bata ay ganon. Pero hindi na po sila bata. Nag-aral po sila. Ha? At nag-aral sila ng nasabing criminology. Karamihan sa kanila. No? Karamihan po ng nag-aral sa criminology, dapat alam po nila kung ito ay criminal o hindi. Di ba? Dapat yung nasabing pag pinag-aralan po nila, isinasay ko po nila yung tao kung ito po ba ay masamang tao o hindi. Dahil nagtatanong lang po at nagpakilala, pagkatapos binabastos po. Masama po ba yun? Magtanong? Grabe na po. Ha? Grabe na po ang ating kapulisan. Hindi na po natin malaman kung bakit nagkakaganito po tayo. Hindi na po natin pinalalabas yung magandang asal po at ugali ng isang dapat na igalang na pulis. Paano pong makakabangon ang kapulisan natin? Ha? Marami nga pong magagaling na pulis. Marami rin po natiwaling pulis. Paano po natin gagawin para ang taong bayan ay muling bumalik ang tiwala sa ating kapulisan? Nakakalungkot isipin na kapag ka tayo, ha, ay gumagawa ng isang bagay na ikakasira ng ating uniforme. Ha? Nag-aral po tayo para pagdating po natin doon sa criminology ang ating kinukuha. Siyempre,
pag-criminology po ang inyong kinukuha, alin sa dalawa, magpupulis po kayo? Di ba? At dapat, maganda po ang pag-uugali ang tinatanggap sa pulis. O, yung good moral character ng isang gustong magpulis. Number one, at kapag ka pumasok ka sa pulis, ano po ba ang unang layunin ng isang papasok o aplikante sa PNP? Number one, ano po ba ang dapat at gusto niyang gawin? Bakit ka magpupulis? Yan po ang unang katanungan po natin. Ito kaya, kapag ka nandoon na po sila sa training o nag-aaral para maging isang ganap na pulis, tinatanong din kaya ng kanilang instructor ito o talaga lamang itong mga hinayupak na PNP na to o yung mga opisyal na hindi naman po ipinararating sa kanilang mga pinagtinuturuan kung ano ang dapat ay maging magandang ugali ng isang pulis kapag ka kayo ay graduate na. Number one, wala ditong kapakapatid. Kapag na nagkasala, dapat hulihin. Number two, ano po ba ang layunin ninyo kung kaya kayo ay pumasok sa kapulisan? Number one, mangutong ba? Proteksyonan po ba ang inyong pamilya at ang inyong sarili, mga kamag-anak, mga kaibigan? Ganun po ba? Number three, dapat po ba kung kayo ay mahirap, ngayon kayo ay natanggap sa pagkapulis, dapat ba magpayamang ka, mangurakot ka, magnakaw ka, pumatay ka? Ganun po ba ang dapat na ugali ng isang pulis? Di ba? Dapat po ba yon? Na tinatanong pa ng kagaya po ng inyong lingkod? Dahil alam na alam naman po ninyo kung ano at kung bakit kayo pumasok sa pagkapulis. Para proteksyonan ang taong bayan, sapagkat ang taong bayan ang nagpapasweldo sa inyo, hindi po ang iilan tao o yung inyong mga opisyal ang nagpapasweldo po sa inyo. Taong bayan po ang nagpapasweldo sa inyo at nanggagaling po yan sa buwis ng taong bayan. Mga lintik kayo. Bakit ganyan ang nagiging ugali po natin? Bigyan ng proteksyon ang lahat ng mga illegal. Kagaya ng mga kulurum sa iba't ibang lugar. Kapag ka binigyan ng proteksyon, yun na sabing mga illegal na ano na yan. Ha? Kagaya ng mga illegal vendors, kagaya ng mga illegal at kulurum na mga terminal na yan sa iba't ibang lugar, ay magbibigyan sila ng biyaya galing doon sa mga kulurum. Oh, di ba? Ano, bakit nyo bibigyan ng proteksyon yan? Bakit nyo yaan ay ayaw nyo hulihin? Ano ang dahilan? Pera-pera lang po ang dahilan. Oh, di ba? Papuputol ko po ang daliri ko kung hindi totoo na kaya kayo ay binibigyan nyo ng proteksyon ang nasabing mga kolorum na yan at mga illegal vendors ay binibiyayaan kayo ng galing sa kanilang
pangongolorom galing sa kanilang illegal na pagtitinda ng iba't iba gaya ng drugs, illegal vendors, kolorom, yan po ang pangunahing binibigyan ng proteksyon ng karamihan mga pulis po natin. Hindi lamang po pulis na basta pulis, no? Maging yung mga mayor, governor, yan po yung binibigyan ng mga proteksyon. At parang takot po sila. Nagagalawin ito, lalo na kapag dumarating po ang araw ng eleksyon. Ngayon, 2016, mabibilang mo lamang sa daliri yung lumalaban at kumakampanya laban doon sa mga illegal drugs, laban doon sa mga kolorom na naglipa na sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Oh, di ba? Okay, yung pangatlo na ating gustong talakayin. Mayroon po tayong announcement, ano? Sa iba't ibang lugar dyan sa Bicol Region, doon sa mga gustong pumasok na mga reporter sa programang Wow Action Balita, ano? Kung nakamonitor po ang lahat sa buong Bicol Region, ito lang po ang masasabi ng programang ito. Pwede po kayong dumirekta sa akin. Huwag po kayong dumaang kung kani-kanino. No? At huwag kayong basta maniniwala na kayo ay mabibigyan ng ID nang hindi po manggagaling sa inyong lingkod. Bilang publisher ng Wow Action Balita at host ng programang Wow Action Balita, kailangan ang lahat po ng binibigyan po ng inyong lingkod ng ID sa aking Wow Action Balita dyaryo at magazine, kailangan nag-aaral po at ipakita nyo ng personal sa akin na kayo ay marunong sumunod sa patakaran. Kaya po ng mga nagpapanggap, no? Yung pagpapanggap po, mali, no? Kagaya po ng nasabing silawin na nagpapakilala sa iba't ibang pangalan o alias, no? Ako'y nananawagan, ha? Huwag po kayong maniniwala sa kanya diyan sa buong Bicol Region, sa iba't ibang lugar na nagpapakilalang siya'y akin chief reporter. Nung hindi ko pa siya na background, ngayon ay na background ko na po siya, kaya po ang inyong lingkod ang panawagan po natin sa buong region ng Bicol, huwag po kayong maniniwala kay alias Lawin, no? Sa akin po kayo tumawag sa akin cellphone number sa 0908-312637. Sa smart po yun. Sa aking globe naman, 0906-112-7237. No? Yan po ang aking mga contact number, o kaya tumawag po kayo dito sa ating istasyon sa 788-3607 o kaya 553-8656. No? Yan po yung sinasabi po natin na kailangan po natin siguraduhin po natin. Kung kaya ako po kayo mabibigyan ng ID, kailangan po ay lumuwas kayo dito sa Maynila at para makausap ko po kayo ng personal. Hindi po yun nasabing sinasabi lamang nilawin
na kayo ay mabibigyan po ng mga ID. Tama. Pero mula nung biniay ko po siya, no, at nakilala ko kung ano ang nasabing sinasabi po niya, ha, yun pala ay mali, no? Nagkamali eh. Ganyan talaga, ha? Nagtiwala. Alam mo yung sobrang tiwala natin, ano? Dahil wala naman po tayong masamang tinapay, no? Sa mga tumatawag at nagpapanggap o kaya ay nagpapakilala sa mga pangalan, iba't ibang alias, no? At ayaw talagang magpakilala ng kanyang buong pangalan at pagkatao, yan po ay nakakatakot. Nung una pa, nagduda na kami, no? Duda na po ako doon sa kanyang pagpapanggap na alias Lawin. Pinagdududahan po ng inyong lingkod dyan. Kaya ko sinabing dali niya lahat ang biodata ng kanyang mga gustong maging reporter dyan sa buong Bicol Region. At kung anuman ang mga naging transaksyon po ninyo dyan sa nasabing kay Lawin, labas po ang programang ito. Inuulit-ulit ko, labas po ang programang ito hanggat hindi po niyo ako nakakausap ng personal. Hanggat hindi po kayo pumupunta dito sa aking istasyon, no, ng aking programa, ay wala po akong pinahihintulutan anumang transaksyon sa iba't ibang opisyal ng ating pamahalaan. Kaya lamang po natin pinayagan na siya ay magkaroon ng report galing po dyan sa Camarines Norte, ay maganda namang kanyang hangarin. Pero nung mula nung mabiay ko po siya at naghinala po ako, kaya po ako ay nakipagkita sa kanya. Alam nyo, sabi ko nga eh, ura-urada, no? At hindi ko nababanggitin ang mga sinabi niya, yung masasakit na salita, no? Marami po siyang sinabi doon sa kanyang text sa akin. At sa maniwala kayo sa hindi, hindi ko po binuburayan, ha? Hindi ko po binuburayan, ha? Hindi ko po binuburayan. Hindi ko binuburayan sapagkat yan ay aking ahawakan, no? Sapagkat ito po ang lahat ng mga ginagawa po natin, no? Ay maging maganda ang mga layunin natin. At ito ha, babasahin po natin. Ha? Yung kanyang unang text nang hindi ko siya mapagbigyan. Ha? Ito, babasahin ko ha. Baka akala mo, hindi ko babasahin to. Ito, maraming salamat na lang kaed. Pero ayaw ko na makalabas na ako ng ospital. Nakalabas na ako ng ospital ng Manila. Nagamot na ako. Salamat. Maghanap ka na lang ng makakasamang reporter. Salamat. Walang mapapala ang mga kasama ko. Ha? Walang mapapala. Ha? Mapapatay lang kami. Ni Ataol di kami mabigyan. Nakalabas na ako yung mga biodata at retrato. Iyon na lang. Gamitin mo pamparikit ng sinaing. Oh. Di ba? Yan po, ha? Ito pong sinabi niya,
Kaya ako sinasabi, humingi siya ng tulong sa akin. Ha? Ito, ha? Marami po tayong, marami po tayo na ginawa, ha? Tinext po niya tayo, ha? Tapos sasabihin niya, wala tayo na itulong, ha? Ayan, ha? Babasahin po natin yung bago siya pumunta rito. Dito po ako, Terminal Peltranco. Alis ng 9:30 p.m. 5 ng madaling araw, dyan na ako, Terminal Pasay. Gandang gabi, Kaed. Nasa biyahe na po ako, mga 5:30, madaling araw. Terminal po ako sa Pasay, Peltranco. Lawin po, sa loob ng terminal, nakaalis na kami ng Daet, mga 5:30. At puntahan di terminal ako ninyo, puntahan di pa ako makalakad ng mabilis. Pinilit ko lang bumiyahe. Oh, di ba? Ako hindi ko sinabi sa kanyang bumiyahe siya. Ha? At dito ay makikita po ninyo, tinakbo po ng inyong lingkod dyan, ha? Para makilala kung sino talaga si Lawin. Ah. Dito na ako, Peltranco, sa Pasay, Kaed. Nagtaxi na ko papuntang ospital, Maynila. Oh, 'di ba? Eh alanganin naman ako ang mag-ano sa iyo, no? Ito po, ah. Lahat po ng sinabi niya, ah. At dito tumawag po siya sa akin, ha? Nang tumawag po siya sa akin, "Good evening po, Kaed. Ako po si Espiritu Akma Mercedes. Marami pong salamat sa tulong nyo para sa aming mag-asawa sa ML nyo. Ha? Na lang po padala. Kung hindi naman, sa Western Union. Ha? Akma, ha? Na lang po ninyo. Ipangalan Adeline Espiritu Suba Akma. Kapatid po yan. Maraming salamat po ulit. Ha? Ayan, ha? Lahat po ito. At dito, Kaed, maraming salamat po sa tulong nyo sa aming mag-asawa. Ed Espiritu Spider Akma Bicol. Ha? Yan po ay nakalabas na po sa ospital. At tinulungan po ng inyong lingkod yan. Dahil sa tawag po ni Lawin, ha, tinulungan po ng inyong lingkod yan, at kahit na may mga ginagawa po tayo dahil nga gusto nang lumabas at walang pambayad sa ospital, yan po ang ginawa ng inyong lingkod. Nang matulungan, ito po yung napapala ng inyong lingkod. Di ba? Kasabihan po yan. Sabi nga po, mas magandang tumulong ka sa tao kaysa ikaw ang tulungan. Depende naman po. Ha? Kung ang tutulungan po, yung kagaya po noon ay talagang walang-wala galing sa ospital at lalabas po, ay handa pong tumulong ang inyong lingkod. Kahit sa ampun lupalop ng mundo, kapag ka may humingi po ng tulong dito sa programang Wow Action Balita, pilit po akong humahanap ng solusyon. Tandaan po ninyo, yan po ang pangunahing layunin ng programang ito, yung makatulong ako sa kapwa ko, hindi para makaperisyo, no? Kaya sa inyo, mga taga Bicol Region, anuman ang transaksyon nilawin sa inyo, kinalulungkot ko po na inaalis ko po ang nasabing ugnayan ng programang ito kay Lawin. Wala na pong transaksyon na dapat ay manggaling kay Lawin. At huwag po kayong maniniwala. Tumawag po kayo sa akin.
kapag ka yung nasabing mga transaksyon na yan ay nanggagaling kay Lawin. Oh, di ba? Pero bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Aksyon Balita, mag-commercial muna tayo. Huwag po kayong bibitaw ha, muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Bahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdagin hawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman sa pag-ibig buhay. Ang pinaghirapan, may katuparan. Ito na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth Office.
Believe kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at... Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Aksyon Balita, ano? At doon sa tinatalakay po natin, yung nasabing mga nagpapanggap na mga reporter po natin ay kailangan itawag nyo muna sa akin, ano, sa buong Bicol Region. Sapagkat wag po ninyong paniniwalaan sila Win, no? Naulit ko, wag po kayong maniniwala kay Lawin. Hanggang hindi po ninyo ako nakakausap ng personal, wag po kayong maniniwala sa kanya. Lahat ng transaksyon po ng Wow Aksyon Balita, naulit ko, wala po akong binigay sa kanyang authorization, no? Na siya ay kung ano ang kanyang mga transaksyon sa inyo, labas po ang inyong lingkod, no? At kung may gusto po kayo o kaya may katanungan po kayo sa inyong lingkod, pwede pong tumawag kayo sa mga ibinigay kong number, no? Naulit ko, ha? Kaya po ako ay sinasabi ko po, ha? Kaya nag-text po ako kay Secretary Velas, no? Para na sa ganon ay hindi magamit yung nasabing aking programa at hindi rin po magamit ang aking pangalan sa buong Bicol Region. Hindi lamang po sa buong Bicol Region, sa iba't ibang lugar ng lungsod, no, ng NCR, ha, saan man sulok ng mundo, wala po akong binigyan ng pahintulot para gamitin po ang programa ko sa hindi magandang transaksyon, no? Kaya po yan ay pwede po kayong mag-email sa akin. Ha? Dalawa po yung email ko, no? Yung sa Wow Aksyon Balita, yung wowaksyonbalita@yahoo.com. Ha? Yan po. Tapos, meron po rin tayo sa email din po yung edo_56stronger35@yahoo.com. Ha? Yan po. Diyan po kayo mag-email sa akin. Para nun sa ganon, ay malaman po natin, ha? Na talagang malinis ang inyong hangarin. Kaya nga po tayo doon sa ating Facebook po, yung Eduardo Rosales, no? Diyan po yung Facebook po natin yan. Ha? At makikita nyo po lahat po ng ating programa ay dyan nyo po makikita sa Twitter, YouTube at saka sa Facebook, no? At hindi po tayo nangungopya ng mga tinatalakay sapagkat personal po tayo na umiikot sa iba't ibang lugar para mangalap ng nasabing balita gaya po sa Baclaran. Oh, ngayon ay inalis ni Major Kapukyan yung nasabing sa tagiliran ng simbahan yung mga vendors. Oh, di nakita nyo? Kaya magaling minsan eh, no? Napakagaling. Kaya nga po tayo, inattention po natin yung lahat po ng mga sinasabi po natin na etong mga nagiging problema po natin sa iba't ibang lansangan, no? Kagaya ng mga nasabing national, ha? Kaya hindi po tayo titigil, no? Sa ating ginagawa. Para nang sa ganon, ha? Yung kagaya po ng diyan sa Pasig, no? Kaya hanggang ngayon, yung ating pong ginagawa ay gusto po natin ay
ma-interview po natin at maiparating po natin yung mga nasabing ginagawa dyan sa nasabing Pasig na yan. At yung mga kapulisan po na natin, no, na nanguhuli ng mga drug pusher, big time syndicate, no, sana po ay patuloy po natin na gawin yung malinis na panguhuli. Hindi po yung sinasabi po natin na kapag ka nahuli po ninyo yung pusher, ha, hihingian nyo po ng napakalaking halaga, at yung nasabing user naman, ikukulong nyo kasi wala pong panlagay. Anak kayo ng teteng, hindi pa kayo tamaan ng kidlat. Hey! Napakarami pong ating mga kapulisan sa iba't ibang lugar na ayaw tumigil doon sa kanilang mga ginagawa. Panay pangungutong, panay ka katarantaduhan, sapagkat ang kanilang pinag-aralan, hindi po natin malaman kung itong mga opisyal ng ating PNP, yung kanilang pinag-aralan sa criminology, aywan ko kung bakit ang kanilang mga ginagawa ay pangungutong. Nandoroon po ba yan sa inyong pinag-aralan sa criminology? Di po ba ang ibig sabihin ng criminology, mga kriminal ang dapat nyong labanan? Hindi po yung walang kalaban-laban, no? Ang ating pong mga kababayan na bigla na lang pinapasok ang bahay, pagkatapos iraransak ninyo, tapos sasabihin ninyo, oh, ang dami ninyong marijuana rito, ang dami ninyong drugs, may baril pa kayo. Saan ang galing po yun? Oh, dito sa ano, no? Hindi natin babanggitin kung saan lugar. May mga pinasok po sila dito sa NCR, ano? Babae po ang laging kaawa-awa. Pinasok ang bahay, sinabi, nandiyan ba yung pamangkin mo? Pagkatapos, wala sir pinasok. Nang mapasok, tinaniman ng baril. O paglabas, may baril na po. Paano po nangyari yun? Yung nasabing babae, yung may-ari ng bahay, ni hindi pa po nakakahawak na kahit na anong klaseng baril eh. Baril ng asawa niya na nahawakan niya. Pero yung totoong baril, wala. No? Pagkatapos pangalawa naman, tinaniman na naman. Bakit ganun? Wala na po tayong magagawa doon sa mga ginagawa po ninyo. Wala na po ba tayong magagawa sa ating mga ginagawang kapulisan? Ha? Doon sa talagang sinasamantala po ninyo yung kahinaan ng ating mga kababayan na wala pong alam. Kagaya na lamang po ng tinulungan natin, no? Nung Sabado, pinuntahan po natin yung isang sarento, sapagkat ang sarentong ito ay pinasasalamatan din po natin siya, no? Pero etong nasabing sarentong to, kung wala man siyang balak na masama, dahil sa ginagawa po niya yung nasabing ganong sistema, o kaya ha, yung ating mga ginagawa hinuli, ha? Tapos tinikitan ang pangalan niya, dapat ay Dominador, ha? Pagkatapos ang ticket po niya ay ginawang Domingo. Di siyempre yung tao marunong bumasa, tapos umalis. Hindi niya napansin na ang tinikit din sa kanya, no plate. Samantalang may plate number, kaya lang dilapidated. Marami po tayo kasi mga traffic enforcer na kahit na sila ay police, hindi rin po sila nag-aral doon kung paano nila ilalagay doon sa kanilang OBR kung ano ang violation nung nasabing mama na yon na humingi ng tulong po sa atin. Kaya nililiwanag ko, kaya nakipagtalo po tayo doon kay PO2, no?
At sabi ko nga, kung hindi dahil sa ginawa mo, na itinama mo dapat ang pangalan, imbis na Dominador, ginawa mong Domingo. Eh, sa salitang Bisaya yata yun, Domingo. Ha? Eh, yun ang nakalagay. Pero ang tunay niyang pangalan ay Dominador. Ha? Ngayon, nagkakaroon po ng problema ang kanyang ticket. Inabot po ng 23,000 ang kanyang multahin sapagkat lumalakad po ang araw kapag ka ang nasabi sa sasakyan mo at yung iyong lisensya ay hindi mo natubos, lalakad po yan at bumibilang po yan, parang naka-impound ang lisensya mo o kaya yung motor mo, no? Yung motor po na yan, lumalakad po. Akalain mo, mula nung mahuli po siya at naka-impound po yung kanyang motor, ay umabot po ng 23,000 pesos. Kaya napilitan po lumapit sa atin yung mama na ating kapitbahay. Kaya tinulungan po natin, ang sabi ng TPM Oraw ay ito nga, si Juan de la Cruz ay kailangan papirmahin na ang pangalan ay si Dominador, hindi si Domingo. Kaya nilakad po natin ng Sabado at pinagawa po natin habang nakikipagtalo po yung nasabing Pioto ay naliwanagan doon sa aking paliwanag. Kaya nakagawa po sila ng nasabing letter, recorrection. Tama ba? Ha? Recorrection? Oh, kasi hindi ko masyado napansin yung ginawa. At doon ay pinadala po natin doon sa tanggapan po ng TPM o ng Pasig. Hindi pa po natin alam kung ano ang nangyari ngayon. No? Sapagkat yun po yung ating ginagawa eh. No? Ay makita natin talaga yung totoong pagsiservisyo publiko ng lahat ng mga sinasabi po natin. Ah, hanapin lang po natin yung ano no, yung telephone number ng Action Line para nang sa ganon ay nagtataka lang po tayo eh, no? At dito ay gustong-gusto natin na ang lahat ng nasabing ano diyan, ha? Ay lahat po ng mga nakalagay po diyan ay kailangan alam na alam po natin, no, kung ano ang dapat mga ilagay ng nasabing okay, ayan, na-text ko po. Opo, kuya, makakaasa ka. Ayan. Kasi tinext ko na si secretary na kung mayroong lalapit na mga walang ID na manggagaling dito sa atin, ay wag niyang paniwalaan itawag niya. Kaya sumagot na si Secretary Velas, no? Ay, diyan po natin ay gusto natin na ang nasabing ano ay no, yung nasabing tinatalakay po natin yung sa Pasig, no, bakit ganon, no, lahat na lamang po ng mga hinuhuli diyan sa Pasig ay lagi na lang pong may pabaon, no. Hindi po tayo nagiging hindi tayo maka ano nang nasabing ano na yan, no? Ay subukan mo nga amin tawagan yung 65522 saka 20 yung Kainta hotline at para nang sa ganon ay tayo ay ma-interview natin ang happy po ng nasabing Kainta
No? Kaya gusto natin maiparating sa kanila, no, yung mga nagkalat na mga tricycle doon sa nasabing area na yan, no? At yung 655-2220 kainta hotline yan eh. Baka pwede natin na ma-interview natin ang hepe ng kainta police, ano, para maiparating po natin yung nasabing mga tricycle na nagkalat dyan sa kainta. At wala nagiging aksyon ang nasabing mga tanggapan nila, no, ay kung maaari, makuha din natin yung hotline number ng City Hall, no, tanggapan ni Mayor, para na sa ganon ay maiparating natin. Sobra na eh, no, halos wala na pong madaanan dyan sa nasabing hangganan ng Pasig at ano, no? Okay. Hello, sir. Maganda nga po. Apo. Okay, sir. At si Ed Rosales po ito, no? Sa Wow Action Balita, sir. Yes, sir. Opo. At may gusto lang po akong iparating sa inyong tanggapan, ano? At tungkol po dito sa hangganan po ng Pasig at Kainta. Apo. At dito, nagkalat po yung mga tricycle. Halos wala pong madaanan po ang mga taong mga naglalakad po, pati mga sasakyan. Lagi pong barado. Baka pwede po nating magawaan ng paraan na yung mga nakabalagbag po doon ng mga tricycle ay malinis po natin. Ay, yes, sir, yes, sir. Okay, at sir, at pwede ko po bang malaman kung sino po ang pwede nating pasalamatan ngayon sa programa po natin? Wait lang po. Okay. At okay, at dito ay tayo kasi gusto natin yung kapag pinaa-aksyonan po natin, binabalikan naman po natin ng pasasalamat, no? Hindi po tayo yung kagaya ng iba riyan na hindi po natin ay gusto po natin na maiparating sa kanya, no? Sa kanila, sa kanilang mga tanggapan yung mga nasabi nagiging problema, no? Binaba, tawagan mo nga ulit o kaya yung hotline ni Mayor kung pwede. O yung nasabing telephone number ng hepe ng Kainta Police, no? Oo. Ganyan sila eh, no? Nervyoso eh, no? Nakita mo ha? Nagpapasalamat pa lamang tayo kung sino ang dapat natin pasalamatan. Ninervyos na. Ay ganyan sa programang ito eh, no? Ang programa po natin eh, pantay at parehas, no? At kaya natin pinararating po sa kanila para nang sa ganon, ha? Nakita mo yan, ha? Hotline number ng Kainta. Ha? Nung una sumagot, pasasalamatan pa lamang natin at gusto po nating malaman kung sino ang pangalan ng papasalamatan po natin. Akalain mo, sabi, teka, hindi na po bumalik. Ha? Oh, nakita mo, hinang na. Ha? Ganyan po. Ha? Ganyan po tayo. Ha? Ganyan nagkakaroon ng problema. Hindi po dapat, no? Hindi po dapat tayo natatakot sa mga ganitong nagiging ugali po natin, no? Ay sana, ha? Subukan nga natin yung Civil Service Commission. Baka pwede nating tawagan itong Civil Service Commission 931-4180, no? At kung sino yung pwede nating ma-interview sa PIO para na sa ganon ay malaman natin yung kanilang kampanya,
no? Laban doon sa mga fixer sa iba't ibang lugar, sa LTO, City Hall, no? At yung mga empleyado na parang ano, no? Ay, kausapin mo muna kung sino, ha? At, yan, ano? Ay, kung pwede natin ma-interview, sabi mo. Tanong mo kung si Attorney Ronquillo ay nandiyan pa sa PIO, no? Para ma-interview natin. At doon po ay kailangan makita natin ano ang kampanya ngayon ng Civil Service Commission, ano? Oo. Para doon sa kampanya nila, no? Laban doon sa mga, ano, no? At saka yung mga fixer. Oh, at saka yung mga empleyado, no? Mga empleyadong nakasimangot, no? At saka yung gusto mag-examine. Okay? At yan po, no? Ay, si Attorney Ronquillo ba nandiyan pa? Okay, at yan po, no? At kailangan po natin yung nasabing pakikipag-ugnayan natin doon sa iba't ibang tanggapan ng ating pamahalaan, no? Marami po silang mga ginagawa, eh, no? Tayo naman po ay ayan po yung ating ano, no? Ay pwede natin na ang nasabing ano na yan ay kung pwede natin ay siguro magre-return call. Okay. Ay, nandiyan ba si Attorney Ronquillo raw? O, yun ang mas maganda. Kasi si Attorney Ronquillo ang ating kaibigan, eh. No? At sila naman ang nagsabing ano, eh. At siguro doon sa ating mga ginagawa ay para na sa ganon ay siguro ang nasabing doon sa nasabing kampanya laban dito sa drugs, no? Ay malalaman po natin, ano? Ay yan po yung tinututukan natin ngayon. Ay makuha lamang po ng inyong lingkod yung nasabing mga number na yan ay siguro malalaman na po natin, no? At yan ang isa sa sinasabi po natin, no? Ay para tuloy-tuloy po tayo na yan ay teka ha, hinahanap natin yung mga telepono, ha? At sana napunta, ha? Yung action line natin. Wow, nawawala na, ha? Ay okay, subukan mo nga tawagan yung 833-3735 yung tanggapan ni Mayor Calixto para ano natin at yung secretary nila tungkol doon sa letter natin, di ba may letter tayo na ano na nireceive nila ay pina-receive natin yun doon sa kanilang tanggapan sa secretary mismo ni Mayor, no?
At ito ay patuloy po tayo na kinakalampag natin ang tanggapan po ng iba't ibang lungsod, ano? Gaya po ng Office of the Mayor ng Pasay, ay tuloy-tuloy po natin na ginagawa itong mga nasabing ano na to, no? Ay siguro mas maganda kung yung nasabing mga tanggapan, no, ng mga mayor ay open doon sa mga reporter na gusto pong ma-interview po sila, no? Para ma-interview po sila. Nang sa ganun po ay malaman po natin, no, na ang nasabing ano na yan ay patuloy po natin na sinusubaybayan. Nakita natin, no? Ewan ko sa kanila kung bakit hindi natin na makita yung mga nasabing mga sincero sa kanilang mga trabaho, no? Ay patuloy po natin, no? Ipagpatuloy po natin yung ating ginagawa, no, sa kanilang mga tanggapan. At saan ba yun? Wala. Ayaw sagutin, ano? Okay, yung Pasig naman, Pasig Chief of Police, yung 949-9466. 949-9466, ano? Yung Chief of Police ng Pasig, ano? Magpa-follow up lang tayo dahil gusto natin na ang ma-interview natin yung jefe ng Pasig Police, ano? At dahil doon ay nung nakaraan ay tumawag po tayo sa kanilang tanggapan at pinarating natin yung nasabing yun po yung nasabing ano natin, ano? Okay. Okay, Ernie, magandang hapon. Yes, magandang hapon sa iyo. Ako ay pinalad na makaharap ang ating station commander ng Station 11. Okay. Alam mo, kapatid na Eddie Rosales, dahil na rin sa ikaw ang ama ng programang ito, ako ay natutuwa sapagkat ito'y galing sa field, ano? Oo. Pagod na pagod, pero pinaulakan tayo. Sinabi ko nga sa kanya, sa pamamagitan ng Wawaksong Balita Kakampi, ay nais mong makapanayam. Yes. At ilang kapatid natin sa pamamahayag, ano? Oo. Nung ma-assign siya rito, kapatid na Eddie Rosales, nakita ko yung anyo ng talagang pangangalaga ng nasabing mamang polis kung sinasabi ng ilan, ano? Oo. Itong si Police Superintendent Makapas. Oo. Siya ngayon ang nandiritong bilang station commander. Okay. Ito nga, medyo nagbe-briefing lang sa mga tao niya. Okay. Sana pinabuksan mo, Ernie, sana pinabuksan, yes, mo yung website nila para na sa ganun, mapanood tayo ng live. Oo, bubuksan naman siguro mamaya, pwede naman yan buksan, eh, no? Oo, pagkatapos ng interview. Siya naman talaga ko na yung pagkakataon. Okay. Alam mo kasi, may mga pumupo ko sa ilang station commander. Oo. For your information, ako naman, mga kaibigan natin to lahat. Okay. Lalo na dyan sa mga PCP commander. May mga negatibong reaksyon na iniisip ng ilang mapagmasid natin, mga kababayan, ito'y bahagi ng demolition job. Oh. Sa balansing panig ng katwiran, bagamat may mga negatibo, ito naman ay hindi natin kinakapitan. Correct. It doesn't mean na there is an accusation behind the said Philippine National Police member ay sinasabing ano na, convicted na kagad. Oo, at Ernie, hindi naman lahat ng pulis ay masasama ang record, no? Dito,
may mga orientation ng pulis dito. Okay. At kapag ka ikaw nagpunta sa Hapagsumbungan, wala kang makikitang nakasimangot. Okay. Eh hindi tulad sa napuntahan ko, for the meantime, hindi ko muna babanggitin at ako'y nagsumbong sa isang PCP commander. Okay. Eh nakaupo pa rin sa kanyang teheras. Wow! At nung kinakamayan ko, iniiwas yung kanyang kamay. Ganon? Oo, hindi ko lang nakuha pangalan, pero sana ako, kung nagmo-monitor si PMP Chief General natin, huwag naman po sana ganyan. Sana taglayin yung disiplinado, di abusado, servisyo po naman para sa mamamayan. Correct. Kaya ako'y natutuwa dito sa lugar ng Station 11 dahil very active ang Philippine National Police member dito. Oo, at Ernie, yung Station 11, ilarawan mo nga sa akin kung ano ang mga nasasakupan yan? Alam mo, sa akop ito ng Binondo eh. Okay. Matapos sa akop din ito ng Divisoria. Okay. Kung magagawi ka ng sa lugar ng Dagupan, so kasi hati ito eh. Oo. Nakasasakop ang station to. Oo. Kaya nga kumisa, nadalaw na rin namin si Police Superintendent Makapas, tayo naman ay in a respect way, inistima naman tayo. Dahil hindi ako naniniwala sa sinasabi ng ilan, ewan ko kung ito'y bad wrapping system na pinipilit sirain ang bagong itinalaga, tayo hindi kumakapit sa ganyan. Okay, at Ernie natin, kung ano talaga ang bawat kilo, sapagkat nung mabungaran kung itong itinalaga rito sa Station 11, talagang pulupulutong na mga street children. Okay. Yung mga sinatawag na mananabas. Okay. Kaya kung nakamonitor ngayon ang ating bagong tinalaga PMP Chief General, ito po ang nasasaksihan ng inyong lingkod sa lunsad ng Maynila. At kung meron po kaming makikita, in a respect way, I'll go directly in your good office. Oo. Pero hindi para saktan ang damdamin ng mga kapulisan. Okay. Kapagkat ako'y naniniwala, kapag tumangang ka na isang responsibilidad, hawak mo yung mga tao mo. Mm. Diba kapatid? Okay. Tama yan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa kanya dahil hindi dito at medyo may ginagawa lang. Pero tatawagin ko ang ating abutihing Police Superintendent Makaspas. Ano? Okay. Dahil ito yung siyang pumalit dito, if I'm not mistaken, kay Julius Andinuevo. Ah, okay. Oo, yung iba, katulad sa Santa Ana, hindi ako sa Station 4, masakit pa ako. Unang-una, nagko-commute lang ako. Ah, okay. At baka bigyan ka naman yan ng isang Fortuner. Oo, sana nga. Sana matupad yung blessing. Hindi na kailangan. Alaki na sineswelto mo sa akin. Isasweldo mo lang, sapat na sa akin. Hindi ko na kailangan magsalita ng hindi ko dinig, kita ko naman. Ayan, Paano yung sahod ko sa'yo, tsaka allowance ko, no? That's enough for me. Ay, hindi pa napipirmahan ni Ami. Ah, ganun ba? Oo. Hindi bali, te-text na lang kita. Job order ka pa rin ka daw hanggang ngayon eh. Oo, pero ito yung mga kandidato na sinasabi ko, dito sa lugar ng Station 1, bagamat pinupukaw na negatibo, pinupuri naman natin dahil yung mga ginagawa. Oo. Ang mahirap sa iba, there is a accusation behind the back of the nasabing Karenal, ano? Oo. Tayo naman, ipoprove natin dahil sapagkat tayo yung misa sumasama sa operation eh. Oo, tama yun. Meron nga nagre-reklamo, hinahantay ko magre-reklamo, tinalikuran ako eh. Ah, ganun? Oo, ang nire-reklamo, itong lugar ng SMPCP. Oo. Oh. Ang sabi ko sa kanya, tayo'y magpakatotoo. Baka galit ka lang sa mamang pulis. Tapos tatalikuran mo ko. Tama yun. Hindi naman pwede. Kawawa naman yung mamang pulis. Totoo yan. Nag-akusasyon ka. Pagkatapos tatalikuran. Hinantay ko to hanggang kahapon. Dapat yata ito. Ganon? Ang nire-reklamo yung pulis dito sa SMPCP. Bakit? Sino ba ang pulis dyan? Kasi ito'y tangang-tanga ni PCP Commander Karamuan. Oo. Ngayon, may mga lumalabas sa pahayagan. Yan naman hindi natin kinakapitan eh. Oo. Mahirap tayo ibahin sa atin. Tayo, ma-actual tayo kung ano yung nakikita natin. Yan ay pinararating natin sa ama ng kapulisan. Correct. Lalo na kay District Director Rolando Sambalenana. Oo. Meron pa akong nasasaktan ng kalooban. Nadaan naman ako sa balot. Merong isang sarhento rito. Hinahangaan ko to. Take note ang pangalan. Okay. Sarhento Bong Sanchez. What? Bong Sanchez ito yan, ha? Ito ay tanguhan ni Teniente Monica Amorico Aliado.
Ah, ganun. Eh, sabi ko nga, ba't nag-iisa ka dyan? Eh, nagro-rubbing din mga tao. Pero everyday, I was rubbing around in my area of responsibility. Itong maman to, nag-iisa, sinasamahan ko na. Yan bang Bong Sanchez? Ah, Ernie, yan bang Bong Sanchez na yan? Hindi yan yung airport police, ha? Ano, ah, no. Hindi. Ito yung for so many years in service, maraming encounter to. Meron pang nagpakilalang iyas. Oh. Eh, kinakampihan yung hinuli nila. Sabi ko, I was in the middle. Mm-hmm. Titistiguhan ko, police, in front of the good office of internal affairs service, na ako nakasaksi na tama lang ang ginawa. Ayun. Eh, mayaman eh. Parang bond rich person. Ayun, oo. It doesn't mean kung ganun ka, eh, matatakot na ako sa kanya. Ayan. Eh, kinala mo naman ako sa pulpa sa Civil Relations Service and Forces of the Philippines. Tayo ay nakikipag-relate sa mga tamang taong pulis. Yes. Sa mga iginagalang, taglayan, disiplinado, diabusado, servisyo sa tao. Kaya this time, bagamat naka-istorbo ko kay Sir Police Superintendent Makapas, eh, pipilitin ko makuha. Okay. Sir, magandang hapon po sa inyo. Ito po si Mr. Eddie Rosales. Ano po? Eh, ako yung humingi na paumanin at nabahala ko kayo. Ito po siya, kapatid na Eddie Rosales. Okay, magandang hapon, sir. Hello, good afternoon po. Okay, sir. At nako, ay alam nyo yung ating investigative reporter, si Ernie Buwan. Lahat po ng area ng buong Maynila, pinaiikot ko po yan para malaman po natin kung ano ang mga magagandang ginagawa ng ating kapulisan. No? Apo, kayo sir. Po pala ang Station 11 Commander ngayon. Yes, sir. Opo, mga nasa tatlong buwan na po. Magtatatlong buwan. Okay, sir. Mga ilang presinto po ang nasasakupan ng Station 11? Meron po akong tatlong PCPs, tapos tatlong outpost din po. Tatlong PCP, tatlong outpost. So, sa bawat outpost po, ilan po ang nakatalaga nating kapulisan? Hindi po pareho. Hindi parehas. Yung Juan Luna, mayroon po tayong 48. Yung Gandara PCP, mayroon po tayong 36. Okay. At saka yung San Nicolas, mayroon po tayong 42. Okay. Sino-sino po ang mga commander po ninyo dyan, yung present commander po? Okay. Yung PCP ng Juan Luna, ang PCP commander ay si Chief Inspector Gisik. Okay. Oo, yung sa Gandara ay si Senior Inspector Siaris. Okay. Yung San Nicolas ay si Chief Inspector Layog. Si Layog. Okay. Opo. At sa isa pa? Tatlo lang po ang PCP ko. Okay. Yung so sa ilang buwan na po kayo nakatalaga dyan, sir, bilang station commander? Three months na po. 3 months. Sa inyong pagkakatalaga dyan, sa loob ng 3 months, ano-ano po yung mga na-recover po nating mga most wanted po? Sa most wanted, yung wanted person, yung may mga warrant of arrest. Yes. Okay. Sino-sino po? Simula nung umupo ako, hindi ko mapangalanan ng lahat, pero ako sigurado, anim na po sila. Anim na po. Mm-mm. Oo. At kapag yung mga ganyang mga most wanted o may mga warrant of arrest na nahuhuli, ba isang magandang halimbawa po yan sa ating kapulisan na humahanga po ang programa po natin, no? Sa inyong kampanya. Yes, sir. Opo. Kasi ito po ay programa ng DILG natin, ng buong pulisya. Okay. Pansang pulisya. Okay. Yung tinawag namin na SIBAT component, sa Lambat SIBAT program. Ganon. Kung saan ay specifics na target yung hinahanap namin. Okay. Specific na tao, kung sino yung mga may warrant, yun ang hinahanap po namin. Okay, parang bounty hunter, ano sir? Ganon po ba yan? Parang ganun ang setup, okay. Pero hindi ganun ang ano. Oo. Sir, kagaya niyan, sir. Sa mga checkpoint po natin, kasi hindi ko na po sasabihin o babanggitin ang mga pangalan ng mga area-area, no. Gusto ko lamang pong malaman sa inyo, sir, bilang station commander ng 11, ay paano po ba
ang patakaran ng nagche-checkpoint? Ang checkpoint po natin ay tatlo. Okay. At a given time. Okay. Ito yon ay sa ayon sa kautosan ng higher headquarters. Okay. A checkpoint must be an officer-led. Okay. May isang official, may signage, in a lighted place. Uniform. Uniform must be in proper uniform. Kung anong uniform of the day, yun ang uniform ng checkpoint personnel. So, mga ilang tao po ang dapat sa isang nagche-checkpoint? So, hindi bababa po sa 6. Okay. 6. Opo. At nakalagay doon sa karatula po ang mga commander? Opo, opo. Okay. At sir, doon po sa pag-checkpoint, kailangan po ba kapkapan ang mga tao? Kapkapan po ba? Opo. Hindi kailangan. Plain view. Yun ang ina-adapt natin sa pag-checkpoint, yung doktrina ng plain view. Kung ano lang yung makita namin, yun lang yung sisitahin. Okay. At sir, ang pangunahing pong layunin sa checkpoint, ano po ang hinahanap ng mga nag-checkpoint talaga? Yung mga criminal o yung mga traffic violation? Actually, ano na yun? All in one na yun siya. Lahat na mga violation of laws na makikita ng isang checkpoint personnel, okay, ay dapat pakialaman. Ah, ganun. Opo, opo. Okay. Pero hindi lang yun dahil sa criminal, hindi opo lang yun dahil sa violation ng traffic. Basta lahat na law enforcement concern ay pakialaman na ng isang nasa checkpoint. Okay. Opo. Sir, kung sakasakali may mga traffic violation, mayroon po bang panikit ang ating mga nagche-checkpoint? Kung mga violation, tumatawag po kami ng mga taga-MTPB. Ayun. On the spot, may kasama na po kayong traffic enforcer? Opo, opo. Paminsan-minsan mayroon ng kasamang traffic enforcer ang nag-checkpoint. Okay, kasi mga nangyayari po ngayon ay walang traffic enforcer, pero kinukuha po ang lisensya nila, na abala rin po kasi yung mga tao. Opo, opo. Okay. Sana sa inyong lugar, sir, ay maipatupad nyo yung sinasabi po natin na yung talagang totoong checkpoint. Ano, sir? Opo, opo, sir. Oo. Makakasa po kayo. Ayan. Makakasa po ang kapatid natin na nakikinig na yung checkpoint natin ay talagang checkpoint po. Oo. At sir, 24 oras po ba ang ating checkpoint at sa iba't ibang lugar? Opo, sir, opo. Okay. At hindi po sa madilim, sir, ha? Opo, sa maliwanag dapat talaga ang checkpoint. Wala po dapat mag-checkpoint sa madilim na lugar. Oo. At ayon po yun sa POP natin. Ayon. Sa operating procedures natin. Okay. At sir, at doon sa mga, ano po ba yung, sa inyong mga nasasakupan, sir, napakaraming mga ano po dyan, ano? Yung mga delinquenting mga tao, no? At kasi nandyan yung site ng mga commercial area, ano, no, sir? Hindi naman po siguro masabi na nandito yung mga delinquenting tao. Hindi, sir. Ibig ko sabihin, itong area ko, nandito lang yung business. Ito yung business hub ng ano ng Manila. Yes. At nandito lahat yung klaseng tao. Oh, ito yung kung sinasabi natin mga delinquente, parang hindi naman siguro tama. Ah, okay. Dahil so far, kontrolado naman natin yung krimen, okay, natin dito. Okay. Kontrolado naman natin ang sitwasyon. In fact, yung crime namin 3 weeks ago, bumaba. Oo. Crime against properties. Opo. So, ano lang 357 lang kami ngayon. Ayun. Tatlong sunod-sunod na ano, sunod-sunod na tatlong linggo. Okay. 357. So, we maintain the manageable level ng kriminalidad dito. Opo. Sa area namin. Ayan, ang pinaka the best, ano, sir. At yung ma-maintain po yung peace and order, ano? Yes, sir. At kung mapapansin din nyo po, sir, idagdag ko na rin po. Okay. Na tuloy-tuloy po yung formation namin every 7:30 ng umaga. Okay. Bago kami magde-deploy ng tao. Ayun. So, during formation, na-brief po namin ang yung tao kung anong
dapat gawin. Okay. At sir, kasi may sa ibang lugar ano, at mapapansin lang po natin. Sana sir at medyo yung ating mga tauhan sir sa iba't ibang lugar, sana maiwasan po yung may mga dito sa kagaya po sa Pasay ano, makikita nyo yung mga baguhan pong mga pulis natin kung hindi nagkukwentuhan, nagte-text no, nakatalikod doon sa kanilang pinagbabantayan. Sana po sir, actually sir, meron na pong direktiba galing sa National Headquarters. Okay. Sa nanggagaling mismo sa jefe ng National Police na si Police Director Joel Pagdilaw, sir. Marquez. Oo. Marquez, sir. Kay PNP Chief. PNP Chief po. Okay. Si Director Marquez. Kung paano, kung ano ang gagawin ng isang police habang nasa daan para hindi magte-text at hindi hindi palaging nakahawak ng cellphone. Oo. Meron na po tayong listahan kung anong dapat gawin nila. Yun, very so, good. So, sa ganun, hindi na sila kung mag-isipa kung anong gagawin sa field. Oo nga, sir. Dapat alerto sila, nandun sila sa field. Yes, at yan yung pinakamagandang sinabi nyo, sir, no? Yung mapigil natin yung kanilang mga gawain bagong-bagong maging police eh, pagkatapos eh, nagte-text lang doon sa kanilang mga pwesto, imbis na mag-patrol, ay hindi po eh, nagkikwentuhan, kung hindi, pakuya-kuya-kuy lang, no? Yes, sir, mayroon na pong ginawa ang kapulisan, sir, para ma-address po yung concern. Yan, pinaka the best. Palakpakan tayo, Ami. Okay, yan ang pinapalakpakan po ng programang ito, yung mga ganyang nagiging... Hello, kapatid. Okay. Okay, yan ang nasabing mensahe ng ating butihing police sa Superintendent Romeo Juan Macapas sa take note ang kanyang pangalan. Ano? Recorded yan. At ayos rin bigyan ang daan ng pasasalamat ito sila P.O. Juan Cuenco. Okay. At P.O. Juan Garcia. Okay. At ikit sa lahat itong kaibigan ko si P.O. 3 Bernardito M. Ronas. Okay. Ito yung member ng banda ito eh. Okay, banda. Oo, ito yung mga talagang taga sa panahon. Ika nga, okay. P.O. para Arbeto ay mapinisan. Okay, ito sa lugar ng Station 11. Okay. Kaya taos po tayo nagpapasalamat. Alam natin ang mga tamang kinaukulan ngayon ay sumusubaybay sa programang ito. Okay. Upang marinig ang tinig ng bawat itinalaga sa nasabing station ng ating kapulisan. Oo. At inihiling ko rin sana ay makaroon na tinatawag na unity. Yes. Itong pamamayan na nakusahan ay nasasakupan po naman sapagkat napakahirap talaga ng tinatangan ng isang police superintendent. Ito nga si Romeo Juan Macapas ang ating pinagbigyan tayo. Uh-oh. At ako'y sumasaksi lagi. Lagi ako nandito sa area na to. Yes, at ilalamang yan kapatid na Eddie Rosales at mamaya ng konti nilibutin ko naman ang station man. Okay. At gagawin naman ako doon sa sinasabi nung nag-akusa na ayaw namang humarap. Ayun pala, ang punto nito, maninira lamang. Eh, bakit naman? Hindi sa amin. Masamantala, kapatid na Eddie Rosales, muli ako nagpapasalamat sa station commander ng Station 11, Police Superintendent Romeo Juan Macapas. Dito po naman sa akin kinalalagyan para sa wawaksong balita kakampi. Ito po naman ang inyong lingkod, Ernie Buwan, reporting. Okay, Ernie, sabi mo sa kanya, panoorin sa Facebook, Twitter, at saka YouTube. Oo, eto, may bibigay ko siya si Ma'am. Ma'am, pwede. Oo. Paki-take note mo sa kanya. Okay. Hello, sir. Yes. Magandang yes, hapon sir. Po. Magandang hapon din po. Okay. At kumusta po kayo? Ayos naman po. At yung ating pag-duty, masayang-masaya ba tayo? Masaya naman po, sir. Masayang-masaya po. Okay. Mga ilang taon ka na sa serbisyo? 3 years pa lang po, sir. 3 years. So, tiga saan po kayo? Sa ano po, Taguig po. Ah, Taguig. Okay, at batiin mo yung mga taga-Taguig. Binabati ko po ang mga taga-Taguig, ang aking mga kababayan. Okay. Mag-ingat po tayo lagi. Oo, at na-assign ka ba sa Taguig? Ah, hindi po. Dati? Dito na po, sir, sa Manila. Ah, diretso ka ng Maynila. Yes. Okay, at mga sino ang mga naging station na 11 na naging na dinatnan mo dyan? Ganun pa rin po sir, wala pa po nang nagbabago pa po. Si Jojo Rosales ba, naabot mo dyan? Ah, hindi po. Ah, hindi. Si Yabot, hindi rin. Hindi din po.
Ibig sabihin talagang bago ka dyan, ano? Opo, bago. Oo. At sige, maraming salamat sa iyo, ma'am, ha? Maraming salamat din po, sir. Okay. At Ernie? Eto pa. Okay. Kapatid na Eder Sales. Okay, at yan si P.O. Wang Cuenco. Cuenco. Oo, Cuenco. Take note ang mga pangalan nila. May asawa na ba yan? Oo, siguro may asawa na to. Bakit siguro? Tanungin mo, katabi mo eh. Hindi, very busy na eh, nagsusulat eh. Ikaw naman talaga. Pero, napakalaking bagay dito ginawa natin, kapatid Eder Sales. Sapagkat kahit na abala sa gawain itong mga to, nagawa nilang pagpilangan tayo. Ako'y natutuwa, bilang ikaw ang ama ng programang ito, hindi na sayang ang pagod ko sa pagparito bakit wala tayong motorsiklo. Yes, oo. Ganun din yung kanilang butihing police superintendent Makapas. Okay. At napaulak ka naman tayo. Okay, Ernie, tiga saan si station commander? Saan ang province niya? Masyadong mani yung province ni sir. Ano province, sir? Oo. Ano province ni sir? Province niya? Atatali. Oo. Tanong mo nga. Sambuanga, kapatid Eder Sales. Wow. Alam mo, mababait yung mga tiga Sambuanga. Kaya pala may punto. Ambos interview to eh. Nakita ko na sa baba pa ko. Hindi na ako nahiya at kasi ito lang ang pagkakataon ko. Tsaka, mapanood ko rin yung mga kanyang mga parting message na ipinagkaloob sa ating programa. Yes, at bagay ito eh. Alam mo, Ernie, hindi tayo dapat mahiya sapagkat servisyo publiko tayo pare-parehas, no? Koreka dyan. Oo. Kaya kahit saan mo makita yan, kung walang itinatago, no? Okay. Magpapa-interview yan, no? At Ernie, yung sinasabi mo sa akin, ano? Yung lagi naka-civilian, saan lugar yon? Ito sa area yan eh, sama nung sinabi ko sa iyo nakapako na to eh. Ito hindi naman pulis eh. Ah, hindi. Hindi siya pulis eh. Ang pinagtataka ko, bakit napakalakas ng loob nitong mamanto eh. In-encounter ko na to eh, kaya lang from head to foot tiningnan ako nito. Ah, ganun? Tinitingnan ako, akala niya hindi ako marurong na rock and roll. Yung pagtingin niya sa iyo ng from head to foot. Sana tinignan mo rin siya ng hindi naman to head. Sa area na to, kundi it was in the area of Quiapo area. Hindi tayo pinanganak kailan lang, ano? Oo. Pero kapatid Eder Rosales, at medyo tayo ay lalaino para kung sakasakali naman ay makakuha pa tayo ng mga news update. Yes, ano? Yes. Okay. Pasamantala. Taos puso na naman tayo nagpapasalamat sa nasabing Police Station 11. Sa ilalim ng pangangasiwa po naman ni Police Superintendent Makapas. Okay. Okay, thank you. Mabuhay tayo. Wawaksyong balita, kakampi. Ernie Buwan reporting. Okay. Yan ha, may palakpakan ka pa ha. Di ba? Nakita mo? Salamat Ernie ha. Ayan po ang ating investigative reporter. Alam mo, minsan lang tayong pumalakpak. No? At alam mo, napakabait nung station commander na yon. From Sambuanga pala siya, no? Alam mo, sa bagay, hindi pa tayo nakarating sa Sambuanga, pero may mga kumpari tayo from Sambuanga, no? Hindi ko na nga lang matandaan kung saan na sila napunta. Kung buhay pa sila o kung saan sila napunta, no? At yan, at talagang totoo yung sinasabi niya, no? At maganda yung kanyang sinabi. Yung huling sinabi niya na may direktiba na ang chief PNP na bawal yung nagte-text lang, no? Kasi yun, doon tayo galit eh. Galit na galit ako sa mga nagte-text na naka-duty. Kagaya dito sa Pasay, ano, pinuna natin. Sir, may nangyaring hold up doon sa tapat mo ah. Hindi nga namin napansin eh. Paano nga mapapansin eh, nagkikwentuhan kayo. Sumakay sa FX, sabi ko, buti pa yung mga tao, nakita, kayong dalawa pulis kayo, nagkikwentuhan. Yan ang naging ugali ng ating kapulisan. Kaya yung mga nangyayari na ating na pagmamasdan o
nakikita palagi sa kalsada yung ganong sistema, nagte-text, kundi nagkikwentuhan, tawaan nandito, tawaan nandoon. Meron nga akong pinansin pa na sa Facebook, ano, nagkakantahan sila, mga naka-uniforme. Sabi ko, ang gagaling nyo, pinupuri ko kayo, pero mukhang hindi maganda yung ginagawa ninyo. Biruin mo, naka-duty kayo, nagkakantahan kayo, naka-uniforme, hindi ba kayo nahihiya? Sumagot agad ang Marikina, Sir, kakatuwaan lang naman kami. Hindi naman siguro masama magkatuwaan. Tama! Hindi masama magkatuwaan. Pero, hindi yung nagsasayawan, nagkakantahan kayo, mga naka-uniforme kayo. No? Eh, yan po yung ano natin. At talagang ang ating mga magagandang ginagawa ay patuloy po natin. Saan yan? Civil service? Okay, magandang hapon, ma'am. Yung question natin tungkol doon sa kanilang mga kampanya laban doon sa mga fixer, sa iba't ibang tanggapan, ano? Okay? Okay, ma'am, magandang hapon po. Jella? Yes, magandang hapon po. Ma'am. Okay, ma'am, magandang hapon po. Ayan. Hello. Hello, ma'am. Okay, ma'am, magandang hapon po. Hello, dinig niyo na ako? Hoy. Miss Ami. Ayan. Eh medyo ilapit mo. At baka mahina yung ano, no? Okay. Tsaka doon sa iba't ibang kampanya ng Civil Service Commission, ano? Kasi sa aking email, mayroon silang mga nakalagay, mga ipinadadala nila tungkol doon sa kanilang mga kampanya. Okay, ma'am, magandang hapon. Okay, wala. Okay. Ah, ganun. At yan, ano? Kaya pala mahina yung kanyang ano. Alam mo, ang isa sa ating magandang layunin, sana kung yung mga kampanya ng ating Civil Service Commission ay matutukan po nila yung mga kumpanya, ano, na nagtatanggal ng mga empleyado, pero hindi nila trabaho yun eh, no? Mayroon namang kagaya sa mga city hall, no? Mga gusto nating katanungan ay yung mga nakalagay kasi doon, no? Sa bawat tanggapan ng LTO, bawal ang fixer. No? Bawal ang fixer. At yung kanila namang mga examination, no? Diyan sa mga LTO, lalo kung kukuha ng lisensya, sana yung wag naman Xerox, no? Maging malinaw naman yung kanilang mga katanungan at yung mga ano, isipin mo, 62 na ako, no? Siguro papunta pa lang sila roon. Pabalik na ako, apat na balik, no? Sa examination, kahit siguro i-actual po tayo, alam ko po ang regulasyon ng international sign, no? At aywan ko ha, dahil marami ang nagtataka ko sa mga umiksamin. Marami kami. Pero bukod tanging ako ang bumagsak, samantalang baguhan-baguhan lamang po yung mga kalabang ko. Nagtataka tayo. Alam mo, ako eh, sabi ko nga doon sa Hepe, alam mo sir, sabi ko eh, kahit nakapikit ako, kaya ko naman sagutin yan. Tanong mo na lang sa akin, kung ano yung international sign, kung ano yung sign niya talaga. Pero
Baruin mo, wala akong nakuha. Panay zero ako. Ang gagaling ng mga tiga LTO. Oh, kita mo, yung code ko nga eh, napakataas na nga eh, pagkatapos. Ah? Eh, hindi ko po ito pinakuha, ang lisensya ko. Ako mismo ang umeksamin dito. No? Kahit nahihirapan ako, eh, umi-examine po ang inyong lingkod. Hindi ko po ito pinakukuha. Ako ang personal na kumukuha rito. No? Kahit na magpatumbling-tumbling po tayo, ako po ang kumukuha ng lisensya ko. Kaya nga, ayaw ko na nga magpa-renew eh. Alam nyo kung bakit? Karamihan ng traffic enforcer natin, tarantado eh. No? Wala kang violation, gagawan ka ng violation. Oh. Tapos, sisitahin ka, swerving. Wala namang kaso swerving eh. Reckless pwede. No? Pero si swerving sa batas ng traffic, wala po yun. No? Makikita nyo po, dyan sa International Airport, karamihan pong inuhuli dyan swerving. Dito sa Rojas Boulevard, sa may kanto ng Buendia, ang inaabangan ng mga buhaya, yung nasabing traffic enforcer ng Pasay, no? Local traffic, tinatawag na chocolate boys ng Pasay, yan po ang inaabangan, swerving. Ang gagaling. Pero tanungin mo, ha? Tanungin mo kung nasaan yung batas na swerving na yon. Wala po silang maipakita. Doon sa code at batas ng traffic, ha, iisa lamang po yan. Kahit saan po ninyo dalhin yan, international sign po yan. At kung ano yung violation, traffic violation, ay nasa batas na po yan. Hindi po yung gumagawa kayo ng batas, swerving. Wala naman pong violation na swerving. Kahit sino ang tanungin mong pulis. Maliban doon sa mga ngotong na pulis, mayroon sir. Kasi may kotong eh. Pero pag walang kotong, wala po yun. Walang swerving. Kaya mag-iingat po kayo dyan sa Buendia. No? Yung patungo kayong Rojas Boulevard, galing doon sa may Buendia, papuntang Rojas Boulevard, iingat po kayo pagka nag-swerving po kayo. Ha? At ang sasakyan po, ito po yung linya. May linya po yan. Kapag ka kayo papalikong ganon, bigla po kayo lumabas dito, swerving daw po yon, no? Natural. Kung kayo ay nakasunod sa guhit na yan, ha? Alanganin naman pong banggain nyo yan. Ha? Ay, bawal nga po yung lumabas sa guhit. Pero kung ito ay liliko, kayo ay manggaling dito sa likod, hindi nyo naman po agad-agad na mapapansin. No? Kaya, natural, iiwasan po ninyo ito. Yan po ang inaabangan ng mga buaya dyan na traffic enforcer sa Pasay. No? Sa International Airport, sa Buendia. Dalawa lang po yung lugar na yan. Ha? Mag-iingat po kayo. Kunan nyo ng video. Ha? Tapos bigay nyo po sa akin. Nanggigigil na po ako sa mga yan eh. No? Ay, kaya ako lang nga hindi mabira-bira ng gusto yan. Wala po nagbibigay ng video. No? Kasi sila, pagka nang huli po, ang kapalit po ng swerving nila, money dito. Money doon. No? Parang international airport. No? Talking fee. Postcard fee. Ay lahat ng talking fee doon eh, merong bayad eh. Ha? Airport fee. Meron din. Kaya yun po yung sinasabi natin na kailangan lahat po ng nanggagaling sa International Airport doon sa Terminal 1, pagka pa uwi na po kayo, papunta kayo ng Tramo o Nichols, pag lumabas po kayo doon sa guhit, swerving po ang tawag nila roon. Pero wala pong batas na ganun. Kaya kung kayo po ay may dunong,
ng kaunti sa batas, huwag po ninyong ibigay ang lisensya nyo. Hamunin nyo po sila. Tanong nyo kung saan nanggaling yung swerving na kaso para maipaliwanag nila. Baka hindi po sila nag-aral ng traffic violation. No? Yung mga ganong swerving, sabi sa akin ng MMDA o ng police, sir, wala hong swerving. Ang meron, reckless. No? Kasi lumabas ka sa guhit eh. Reckless meron. No? Parang umovertake ka, ganon. Pero ang kinalalabasan, obstruction. Pero paano obstruction? No? Sabi ko nga, paano naging obstruction? Hindi ka naman nag-obstruct doon. Hindi ka naman pumarking. Eh maraming ibig sabihin ng obstruction eh. No? Yung pala, ang ipapalit nila doon sa swerving, obstruction. Yun, mayroon, obstruction. Pero yung swerving, wala. No? Wala po yan. Malinaw na malinaw po yan. Na talagang ang sinasabi natin, na patuloy po nating kinakalampag ang tanggapan ni Mayor Calixto. Eh, sabi ko nga eh, no? Dapat eh, ano bang kanta yung dapat magpaalam na itong mga ito eh, wala naman nagagawa sa Pasay eh, no? Ay, yung kantang goodbye, no? Eh, dapat ganun eh, no? Pag wala ka nang ginagawa at wala kang silbi sa yung mga nasasakupan, lahat ng reklamo, ayaw, tinatanggap nyo, pero ayaw naman ninyong magpa-interview at ayaw nyong umaksyon doon sa mga nakakarating na problema, no? Ay, napakasakit Kuya Eddie kung yung mga ginagawa po ng inyong mga traffic enforcer ay patuloy nyo pong tatangkilikin. Sayang po. Kagaya ng mga truck na yan, no? Yung mga truck na dumadaan dito sa likuran po namin, no? Lagi po mapapansin po ninyo galing doon sa coastal patungong Pasay EDSA. Pag dumaan po yung truck dyan, sisitahin po nila magkano po yung kasunduan. Pwede ng 20, pwede ng 50. Ah? Pero pagka pati yung kotse, swerving nga ang inaabangan nila lagi dyan. No? Truck, 50. Sabi ko nga eh, ano ba talaga violation ng mga yan? Swerving, sir. Ang galing, panay swerving. Ha? Ay kukuha nga tayo minsan ng libro ng nasabing traffic code sa yung international, no? At para na sa ganun ay malaman po natin, ha? Kaya siguro lagi po nating dapat tandaan kung tayo, ha, ay mahuhuli nang nasabing mga traffic enforcer na yan, tanong nyo mabuti. At habang nakikipag-usap po kayo, videohin nyo yung mga mukha ng mga yan. Ha? Videohin nyo po. At tanong nyo habang sinasabi nila na may violation po kayo, tanong nyo mabuti sa kanila. Habang tinatanong po ninyo, i-record po ninyo. No? Kasi walang katigil-tigil eh. No? Wala po silang katigil-tigil diyan sa mga ginagawa po nilang swerving. No. Minsan sa buhay po natin, yung makagawa po tayo ng maganda eh. Ha? Ay siguro isa sa mga araw na to ay maaabala na naman si Ami, no? Para gumawa ng letter doon kay NCRPO pagdilaw para doon sa mga traffic enforcer ng Pasay
na laging ang kaso ng mga violator ay swerving. Dapat tulihin na po itong mga ito eh, no? Alam mo, maraming mahuhuli rito, no? Isasite lang natin kung saan-saan, no? Sa nasabing ang swerving po nila ay dito po sa may domestic road, no? At saka yung kanto po ng Buendia. Ah, mula papuntang galing Makati papuntang Buendia. Yan po yung anoy natin, ano? Para maubos na po itong mga traffic enforcer na to. Swerving, 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 no? Napapanaganipan na po namin ulit kayo, no? Ay para na sa ganon ay maaksyonan po ito, ha? Paiinitin po natin ang tambutso ng nasabing mga opisyal ng ating pamahalan ngayon kung bakit wala po silang magawa doon sa sunod-sunod o oras-oras, minuto-minuto na hinuhuli po ng swerving ng mga traffic enforcer po at pinagkakakitaan, no? Wala pong ginawa kundi mga utong. Kotong dito, kotong doon. Ha? Diyan makikita po ninyo, pati mga nakasibilyan po na pulis dyan, ha? Na dumadaan po, ha? Yung mga bus, no? Na bawat baba dyan sa may Buendia ay 20 pesos po ang lagay. O, di ba? Kaya ito po yung dapat pagtuunan ng pansin ng ating NCRPO chief, no? Joel Pagdilaw. Kaya habang tinututukan po natin ito, siguro pagka tumawag uli, schedule na lang siya bukas, no? Sabihin mo yung atin lang naman na katanungan o yung gusto natin ma-interview, yung mga empleyado na nakasimangot at wala sa oras, no? Kung umalis sa mga pwesto nila. Tapos mga fixers sa LTO sa iba't ibang lugar. Lalo dito sa nasabing main office at saka Pasay office, no? Diyan ang karamihan ng mga fixer, tambak, talamak po ang katiwalian. Kaya tayo ay tinututukan po natin ito. At yan po yung mga gusto po nating malaman. At yung mga sino-sino ba ang dapat mga maireklamo sa Civil Service Commission, no? Ng mga opisyal o yung head ng bawat establishmento sa mga city hall, no? Yun lang ami, ha. At wala na po tayong oras, no? Paatras na po tayo ng paatras, no? Siyempre maraming salamat po doon kay Ernie Buwan, no? Kay Station Commander. Ano 'yon? Station Commander ng 11, no? WPD. At siyempre maraming salamat po doon sa ating ipinarating kay Secretary Velas, no, ng Camarines Norte, na agapan po yung mga nagpapag-gap at nagpapakilalang tauhan po ng inyong lingkod, no, ng Wow Auction Balita. Wala pong katotohanan yan, ha. At siyempre sa ating station manager, kay Ma'am Penny Codemos, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, sa lahat po, kay Alin, sa lahat po ng kakampi, no, maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre bukas po makita-kita tayo alas 3 hanggang alas 5 muli ng hapon. Magandang hapon sa inyo. Bye-bye! Wala ka bang napapansin sa iyong paligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating.
dumasdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw, laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwing ay naandun ka. Malayo na, abot kang may kinasagma, aking padarama, pag-ibig na walang kasing ganda. Ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay matama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailan man o nasan ay abot kamay kita. Naroon at naghihintay ka. Lungkot sa aking puso'y agad naglalaho, dahil alam kong nandyan ka. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, bahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdagin hawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Ito na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth Office. Bilib kami sa iyo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na.